tayong four P's of marketing and how to use them in our strategy or sa inyong mga strategy. This is it. So, as in bite size talaga pala siya. I'm just kidding. Pero mukhang kayo yung sample si Sir, so mamaya pag-usapan natin. Ibibitin na lang muna namin kayo about the business ng bisita natin. Pero ito, sabi nga kapartner Lilibet, ang palagi yan daw na pag-i-evaluate ng ating mga business strategy. Mamaya tanungin natin yung guest natin. Isa raw ito sa mga paraan para magkaroon tayo ng matagumpay na diskarte sa ating pagninegosyo. Ito raw ay kailangan isaayos at pinuhin paminsan-minsan, lalo na sa mabilis na pagbabago ng demand sa market o paglaki ng iyong produkto at nagbabago ang iyong customer base. O kailangan maging updated ka talaga. Hindi ka pwedeng may iwan. In order to successfully market a product or service, kinakailangan daw natin i-consider ang apat na factors sa pagnegosyo at kung paano ito gamitin, dahil ito raw ang magbibigay sa atin ng framework kung saan bubuo ang inyong diskarte sa marketing. Okay. First, yung product. Ano ba yung produkto? Like, yung hawak natin produkto di, hindi naman hawak, nasa harap natin produkto. Masarap siya. Pagkain. Una, pag-aralan daw yung product na inyong imamarket o yung inyong produkto. Na ibebenta, ihahalap sa customers. Ano yung mga katangian na nito, isa alang-alang daw yung mga katulad na produkto na nasa merkado na. Kasi nga, yung competition laging, ito yung business mo, pero may katulad na yan na nasa market na rin. So, titingnan mo rin yun. Maaring mas matigas, maaring mas madaling gamitin, mas kaakit-akit, o mas matagal ang iyong produkto. Ang mga sangkap nito ay maaaring maging environment-friendly o natural na yung pinanggalingan. Tukuyin daw yung mga katangian na gagawin kaakit-akit. Or in short, make your product different among others. Maganda rin ka-partner na tingnan mo din yung paligid mo. Kung ano yung wala doon na produkto, yun yung mas magandang inigosyo mo. Para mas magandang pampagkain na pati na extra talaga yung gusto mong nakahirus ka pa naman. Sa bundle. Presyo na sa presyo. O kung kakayanin ba ng mga customers yung yung presyo na ibebenta mo sa produkto. Yung produkto na ibinebenta mo, di ba ka-partner? Tukoy sa uri ng tindahan. Online app. Na nag-iimbak ng mga produkto tulad ng sa iyo para sa mga consumer na tulad ng sa iyo. Yan pala yung ka-partner. Dapat tingnan. Yun nga, nabanggit ko kanina. Kasi importante yung promotion. Nowadays, sabi nga, tapos na yung panahon na pag nag-introduce ka ng business, pupunta ka sa MRT, sa palengke, magpipree taste ka kung pagkain yung business mo, magbibigay ka ng sample kung hindi naman pagkain yung... ngayon, in the advent of social media, ang dami ng ways to promote your business. Pero sabi nga, ang promotion daw ay maaari lamang isa alang-alang sa konteksto natin. Yung market na dito natin, like dito sa, sino ba ang, dito sa negosyo ng bisita natin, sino ba yung kanyang target dito? Definitely, people from all walks of life, kumakain ito. Huwag mo sabihin na, ay, high-end ako. O, di ba? Lesson to napakinggan. Anyway, Sir Dave, siguro, bago natin pag-usapan yung business-based nga dito, your first course is a medical course, your second course is a BSBA major in Human Resources Development Management. Yan daw? Okay. So, may pusyento ka sa pamilya, Sir Dave, na pinagmanahan ka. Yung mother ko lang, no? Kasi simula bata, maraming mga racket, no? Kaya doon tayo na madiskarte si mama. So, nakita natin kung paano yung mga presyuhan, sa mga kinukuha, everything. So, yun. So, parang doon ka rin nagkaroon ng ideya na someday, pag may kakayahan na rin ako magnegosyo, gagawin ko rin yung ginagawa ng mga nanay ko. Pero the good thing is, you finish your school, at nakapag-trabaho ka. When did you formally started
na mag-venture ka doon sa first, kasi maraming business, isa-isahin natin yan. Yes. Pero yung actually, nagsimula pa kami ng aking kasama kasi bago yung kasal kami ng 2019, so nag-isip na kami na magkaroon ng negosyo ng 2020. No? So, una namin negosyo, isang parang unlinked business, dapat i-open pa naman, no? Opo, pakpak naman. No? Pakpak naman, no? Chick-tastic. Yan yung chick-tastic Police po. Fantastic na chicken. Yes, chicken fantastic po talaga yan. So, sinabit natin chick-tastic. So, in that's 2020. That's 2020. Okay. Pandemic. Actually, lahat ng business namin, pandemic baby. So, dapat po ang grand opening namin noon, March 16, 2020. Kaso po, yun yung first day na nagkaroon ng lockdown. No? Then, 2020, medyo nag-iisip kami, no, na parang ano kayong pwede pa natin ang negosyo, no? So, nag-stop sa lahat. Nag-stop sa lahat ng edad pwede. Presyo, okay. Ang sabi niya kanina, yung 40s. Sakto-sakto pa talaga, no? Presyo, produkto. So, kaya na-arrive po kami dito noong January 2020. This year lang po, in-open namin si Mini Bites, Mini Donuts. Na nakita namin, ito yung nasa market. Ay, kasi siyempre nga, diba, nag-check tayo sa market kung may meron pa, kung may wala pa. So ito yung medyo hindi pa ganun nga sa market na pwede natin i-enhance pa at i-move forward natin. Kaya yun, nagsimula si Mini Bites Mini Donuts noong January 2023. Guys, this is the Mini Donuts na, ayan, na actually nasa screen naman, pero ito ko kasi personal eh. Naamoy ko talaga. Meron na nga akong speaker, pero di ko na nga ako siyang isuro. Nakakatakam na ka-partner. So, Sir Dave, I think napaka-creative kung sino man yung nasa likod. Ikaw ba ang nasa likod dito? Kasi, the presentation, kumbaga, this is quite different among the usual donuts na nakikita natin, di ba, na nakakahon. Ito naman, although pwede mo rin itong ilagay sa kahon, pero that makes your donut different among others, bukod dun sa bite size siya. Okay, so, meron kang, what happened dun sa mga naunang business mo? Are they still existing right now? Yes, still existing po yun. Na-admire ko yung mga tao, just like Sir David, na during pandemic na, during that time, takot kayo, hindi natin alam ba, para ba may nakabalita tayo, lumabas lang, nahawa na, nawala na sa mundong ibabaw, something like that, limited na, nagla-lockdown, at kung ano-ano pang mga measures na ginawa ng gobyerno. And yet, nandito sila at nag-isip ng negosyo na makakatulong. Yes. Makakatulong. Kasi from the start talaga gusto mong nagkaroon ng negosyo na makakatulong sa maraming tao. Yes. Okay. Nakaka-amaze din ka-partner mo, si Sir Dave. Kasi, di ba, hindi lahat nung kasagsagan ng pandemic is nag-success sa kanilang negosyo. Yung iba is nagsara talaga. So, nakaka-amaze lang din po sa inyo, Sir Dave, kasi hindi kayo na-discourage, hindi kayo nagpatingin sa mga pangyayari sa paligid. Pinagpatuloy niyo pa rin po yung negosyo niyo. At ngayon, nakapag-isip pa kayo ng bagong, yung bagong produkto. Ito nga, si Mini Bites Donuts. Dagdag ko lang po yung tanong na, kung nung una po na nag-umpisa kayo sa Mini Bites Donuts, hindi ba kayo nahirapan? Kasi syempre, di ba, pinopromote nyo pa, pinapakilala nyo pa si Mini Bites. Ano po yung mga, yung doon, sir? Yung mga hinarap nyo, mga hamon, challenges, nung ini-introduce nyo si Mini Bites Donuts. Yeah. So talaga, unang-unang challenge po dyan is yung marketing awareness, no? Kung paano namin ipapakilala siya sa market kasi siyempre marami ng mga donut sa paligid, siyempre malalaki, so talaga may kilala na, so talaga kaya kami ang market namin, ang focus namin is one, budget friendly dapat tong product natin. Okay. And dapat yung customer service hindi mawawala because it always that kailangan ng tao, no? And yun nga, yung product na quality talaga. So yun yung tatlong market namin talaga all throughout. Yung kinapital ninyo, introducing your business. Yes, okay. So yung tatlong po yun. So kaya yun yung mission namin eh, no? To provide tastiest, budget-friendly, and quality service po sa ating mga customer. Hospital, eskwelahan, kahit saan po pwede rin natin ilagay. Lalo na sa school. Yes, kasi di ba paglabas ng mga students, gutom po yan, sir. Diba? At kaya ng bata, kaya ng estudyante na mabili yung presyo. So, sir, congratulations na kinonsider niyo yung presyo. Yung presyong abot kaya ng lahat. Be it a student, a professional,
kahit sino. Mm-hmm. Eh, sino pa naman hindi matitempt na kumain ito? Eh, kahit nga ito eh. Kung may bulsa lang ako malaki dito eh, Mumbai na ito eh. So, maybe this is the reason why naging mabilis din. Kumbaga na, yun ang tao pagka medyo lumaki na, tumaas na yung presyo, medyo nag-aatubili na yan. No matter how sarap yung produkto mo. Totoo yan, partner. Pag makita ang presyo na, ay, asi, thank you, gaganan. Oh, ganun mga partner. Totoo yan. Ganun yan. Ano ng mga tao. Okay, so yung challenges na hinarap mo, nowadays it's still 2023 pa rin, January of 2023, is donut business. Sir Dave, and how is it doing right now? Kasi na, you were saying na ilan yung franchise mo dito? Kahit yung meron na tayong 7 branches, 6 of them are franchised. Mm-hmm. And one company owned and 6 franchise stores na po yan. So meron na tayo sa Spinas, Paperos, or pwede siya Makati, sa terminal. 60 and 40. Marami na po tayo nag-inquire, so medyo inaayos na po natin sila, ma-workout po natin kung paano natin sila kikater po. I think, Kapartner Lilibet, parang ito yung business na, kumbaga, fine, na pwede ba natin sabihin yung franchise fee, pero ano naman eh, parang yung ROI nito parang hindi matagal eh, dahil yun nga, pwede mo siyang ilagay sa napakarami, basta may tao. Kasi yung ibang negosyo na nangangailangan, namimili ng location. Ito, basta maraming tao, alam mo, mabibili, may tao, definitely, pwede mo siyang gawin. So, ito yung package nyo, yes, Sir Dave. Yes, yung franchising. At the same po, at the same time, nag-offer din po tayo ng mga events po, kinikater po natin yan. Diba? Birthday party. Mm-hmm. Siya, we attended to po yan. Mga parties na kumuna sa atin, mga company event. So, nakikater din po tayo ng special kaya events. Kaya yung nag-answer, yes, gumagawa talaga na yung yung pang-halo yung sa party. Okay, so, normally, balbago, may birthday na 100 packs na doon. So, 100 dozen na donuts ang mga doon. So, doon tayo po nagluluto. Ginadala natin yung birthday mga events packages. Mm-hmm. Na in-offer. That's added strategy na nakakatulong. Mm-hmm. Dun sa, di ba, mayroong birthday party yung bata eh. Ito, gusto to ng bata yung makaka-appreciate nito eh. People from all walks of life magagustuhan nila ito. Saka dun sa party din na yung kapartner, marami din nag-a-attend doon na mga biglang maisipan din nila na mag-negosyo at di ba sir, ma-promote din at makilala din yung donuts, di ba? At maisipan din talaga nila na mag-franchise sa'yo at mag-inquire. Kaya maganda din talaga yung mga parties, mga indicator na tayo. All right. Sir Dave, may drinks ba? Or talaga purely ito pa lang yung inyong nasa physical store or nandun sa inyong tindahan? Yeah. So ngayon po, yan lang. Pero meron na po tayo mga ongoing na sinasample, no? Kasi nahanapin natin siya ng perfect combination. Oh, yes, yes. Yeah, perfect beverage combination na pwede natin isama sa kanila. So, ongoing rin. Hopefully, within this quarter, meron tayong perfect match na beverage. Yeah. Teka muna, maganda na yung linya mo bago ka nag-venture into this business eh. Bakit? Kulang pa rin ba? Or ikaw yung tao rin na ang thinking mo na asenso ako kung ako'y magninegosyo? Kasi merong mga ganun na for the longest time, naging player sila, pero parang there's always miss, may kulang pa rin. Kaya sabi nga ng iba, siguro ano yung thinking mo nun? Kasi I'm sure maganda na rin, maganda yung tinapos mo, I'm sure maganda rin yung trabaho mo, pero may kulang pa ba? Bakit nag-push ka pa rin na mag-business, Sir Jay? Nag-push kami ng business. Yeah, kasi yun din yung isang pangarap namin na makatulong sa iba. Okay. Na pwede ka mag-negosyo kahit sa maliit o sa simpleng negosyo lang pwede ka magsimula. At saka yun nga po kasi yun sa title natin, turn your ideas into action. So talagang siguro ganun din po kaming mag-asawa. No? Talagang kung ano maisipan namin ideas, i-make it a point na gagawin natin siya para
paano natin siya overcome. Oo nga. Although kaya mo rin naman tumulong, pero limitado na yung pwede mong tulungan kung namamasukan ka. Unlike kung may negosyo ka, eh, kasabay ng paglaki ng business mo, pag dami rin ng tao, pwede mong matulungan. Kaya nakakatuwa naman.